Çok olsunlar. Magandang hapon na kanina. Gagawa tayo ng bulaklak kasi wala na akong display. Naubos na rin yung mga iniwang kong mga paninda doon sa Malacañang of the North. Kaya meron pa namang natira na mga materialis, mga kalingap konti. Kaya gumawa ako mga kalingap. Yan yung mga bulaklak na ginawa ko. Tinahi ko na kagabi mga kalingap. Tapos nilalagyan ko na lang siya ng beads para pwede nating ihatid at maraming naghahanap. Lalo na noong 14, maraming bumibili mga kalingap ng mga bulaklak, lalo na yung red. Kaya sabi ko, mayroon pa mga materialis na natira dito dahil nga, di ba, nung pandemic, na huminto muna yung mga turista na pumupunta. Kaya ito, umpisa naman tayo sa ating kunting business, mga kalingap, para makatulong naman din tayo kahit papano. Kaya ito, na nagawa ko mga kalingap. Bale, alambre ang ilalagay natin na kalingap, alambre 16, number 16, kasi medyo siya matigas, makapal, kaya kailangan siya masigip ang paglagay natin. Kasi minsan pinaghahanap yun na kulay green, na bulaklak. Kailangan mga kalingap ito, makakuan siya, talagang masigip, kaya kailangan hila. Kailangan yung alambre, hindi siya pana. Para hindi sila masaktan, nakaplat siya dito mga kalingap sa dulo. Para hindi siya makasakit. Ito ang nilagay ko red. Ito yung rose buds na tawag mga kalingap. Bali, gumawa ko ng maliit na rose. Yung maliliit na petals. Kailangan na pagtahi ng mga kalingap, kailangan siya hindi siya maluwag. Kaya, ayan mga kalingap. Tatlo siya, tapos tatlo yung malawa, apat naman yung huli. Matigas, kailangan eh, ganyan yung talaga. Kaya, ito mga kalingap, no? Masakit na yung daliri ko. Kaya, makakapal na rin ang balat ng kamay. Kasi matigas yan. Tapos yung pagputol ng alambre, dapat matalas yung ating plies. Yan mga kalingap. Yan, tatlo. Tatlo na siya. Yan, di ba? Tapos lagyan natin ng sepal. Ito yung sepal mga kalingap. Sepal. Lagyan natin dyan. Ito naman yung rice beads niya. Mga maliliit na mga beads na para hindi makita yung alambre. Rice beads ang tawag mo. Tapos lalagyan natin ng petals. Meron din dark green, kaya lang wala na, ubos na ng kalimat. Kaya kailangan makapagbili ulit ng materialis para sa huli week. Dahil maraming tao sa huli week mga kalingap. Kaya pag nandito ako sa Ilocos, busy. Talagang kailangan natin na maghanap buhay. Siya. Ang tawag nito ay buka na rose. Kaya ang ating kuwan yan, ang malalaki din ang ating rose buds.
Bukha na rose. Itutusok natin mga kalingap. Tapos, kailangan na nakapasok siya dito sa para hindi siya makikita yung alambre. Hindi siya makikita yung alambre. Tapos kalalagyan ng petals. Lalagyan siya ng sipal. Sipal. Ito mga kalingap, marami akong nagawa. Ito yung natira na materialis ko dahil ubos ng aking mga bulaklak. Maraming bumili at kailangan ko rin mag-display mga kalingap kasi medyo may mga turista naman na pumupunta din sa Malacañang of the North. Kaya ito mga kalingap, ito muna ang ginawa ko dahil wala namang ibang materialis. Marami akong iba-ibang klase ng bulaklak mga kalingap. May orchids, may big rose, may rose, mayroong sunflower, mayroong daisy, mayroong petit, yung tinatawag na rose na maliit ito, at saka mini, na para siyang bulaklak na maliliit mga kalingap. Ito mga kalingap, mabili din sa akin ito, yan, mini flower. Kaya kailangan kong mag-umpisa ulit ng paggawa para sa Holy Week. Maraming bisita mga kalingap. Sayang din yung benta. May gumagawa naman, pinapagawa ko rin sa kanila para ma-share ko naman din yung blessing sa kanila. Dahil ang magbayad dito mga kalingap, pag bawat isa ay may bayad. Kaya kung mabilis silang gumawa, marami silang pera. Yung kaya ko lang gagawin, pero gusto ko din na kumita din sila, magkaroon din sila. Dahil yung iba naman, iniipon nila yung pera at kung meron silang gustong bibili. Kaya minsan pag nasa salubong ako, pinapaalala din nila kalingap na yung kita nila sa akin ay napakabit daw nila ng tubig or kung ano yung mga importante na nabibili nila. Kaya mabuti naman kahit paano sa maliit na bagay, nakatulong tayo sa kanila. Dahil sa paggawa ng bulaklak, na-share mo rin yung kaalaman mo. Tinuturuan ko rin sila mga kalingap, paggawa ng wallet, mga bags, mga flowers. At kung natututo na sila, binibigyan ko sila ng trabaho, binibigyan ko sila ng materialis, at dinidisplay ko doon sa tindahan. Kumikita din sila kasi bawat gawa nila may bayad yung mga kalingap. Kaya tuwang-tuwa sila. At sa kapag yung halimbawa, paghatid nila sa bahay naman nila ginagawa mga kalingap. Halimbawa, kumuha sila. Tapos nagawa nila yung 100 peraso na or 50 or 20, depende sa magagawa nila. Paghatid nun mga kalingap, binabayaran ko na agad sila. Hindi ko na pinapahintay na may benta or 2 weeks, 1 week, hindi. Basta paghatid nila doon sa nagawa nila finished product, binabayaran ko agad sila mga kalingap, kaya tuwang-tuwa sila kasi nakatulong din sila sa akin at nakatulong din ako sa kanila kasi kailangan din natin na ma-share natin yung blessing. Lahat ay makikinabang. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana ituloy-tuloy pa rin ang inyong panonood sa aking mga videos dahil mix ang ating upload mga kalingap. Sa Sabado pa naman yung feeding program ko. Maraming salamat sa pag-subaybay niyo sa aking mga videos sa paggawa ng mga bulaklak, sa pagluluto, sa pamimili. Thank you so much. Sana huwag kayong magsawa sa panonood. Dahil sinikap ko rin mga kalingap na araw-araw may upload ako.
Maraming salamat sa inyong lahat. Please subscribe Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalingap Rab, at saka sa inyong lingkod na si Kalingap Jonah ng Ilocos Norte. Thank you.